ano makita natin para mabasa natin. Ayan, kita natin Roma. Ang Roma, sa Roma 1, Roma 1, 18 to 32, Roma 1, 18 to 32, basahin nyo na lang yan, tungkol yan sa bakla, tumboy, tinutukoy dito. Pero, hindi naman sa kanila lang, all over the world talaga to. Para sa ating lahat talaga to, pinaalalahanan tayo. Pero inaano talaga dito, pinupunto dito ang bakla tumboy eh. Pero para sa, ang totoo talaga para sa ating lahat to. Pero inaano lang sa mga tumboy at bakla. Ito. Nahahayag mula sa laa. Roma 1, 18 to 32. Nahahayag mula sa langit at ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan. Sumisiil sila sa katotohanan ang tawag ng Diyos sa kanila. Kaya abot na sa langit. Sangko na sa langit ba ang galit ng Diyos ba? Sabi ng Diyos dito, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan. Tayong lahat ang pinaparinggan nito eh, sumisiil sa katotohanan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Ang maliwanag mga friend, ang maaaring malaman natin tungkol sa Diyos, maliwanag masyado. Masyadong alam na natin ang katotohanan ba sa ganun ang daming salita. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Inihayag na ng Diyos sa kanila eh. Matagal na ang salita ng Diyos mga friend. Ayaw lang talaga ninyong makinig. Ayaw lang talaga nating makinig. Noon. Kaya ang Diyos ang nakakaalam. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasan di nakikita at ang kanyang walang hanggang kapangyarihan pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala silang maidadahilan. Wala na silang maidadahilan mga friend. Hayag na hayag eh. Lantad na lantad ang kapangyarihan ng Diyos eh. Sinabi ng Diyos eh. Sinabi din sa sinaunang tao, sa sinaunang tao pa dati, di ba, kung paano niya iniligtas sa Egypto yung mga tao, at paano ni Moises yung, inano yung dagat, pinadaan sila sa dagat, malayong dagat, di ba, nakalakad sila doon. Ang daming mga kababalaghan ginawa ang Diyos eh, pero ayaw pa rin nilang makinig. At tayo din naman naiwan ngayon, ang titigas pa rin ang ulo natin, ayaw pa rin tayong makinig sa Diyos. Kaya ganun, ano sabi ng Diyos dito? Kahit kilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinaralangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at
nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Nadimlan ang kanilang hangal na pag-iisip. Kaya mga hangal sila, mga friend, tinatawag sila ng Diyos mismo. Ang Diyos mismo may sabi, hangal ang tawag sa kanila eh. Hayag na hayag, ilantad niyang lantad ang ginawa ng Diyos eh. Maski si Jesus Kristo ang pinakahuling sugo ng Diyos eh. Marami kasing sinugo kasi ang Diyos eh. Diba si Juan Bautista, pinugutan ng ulo sa bilangguan kasi nagpatuto tungkol sa Diyos. Ang daming ano, pero ligtas na sila, banhaw na yun sila eh. Yung mga banal na nangamatay, ano na yun sila eh. Nabuhay na, nandun na sa banal na lungsod. Pero ang patay na masama ang gawain, nandito pa, natutulog pa, ang iba, tinatapo na sa impyerno. Yung mga gawain talagang, ano, ang Diyos kang mismo nakakalam. Tapos, ano, i-continue tayo. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Ayun, si Mary, inaano nila, di ba, na may kamatayan. Si Jesus kasi, nagkasawang tao, namatay siya. Pero 3 days na banhaw siya, nakasulat mismo yan sa anong banal na salita ni God. Pero si Mary, hindi nakasulat, naligtas na siya, nandun siya sa langit, hindi. Excuse me. Pag nangaral ka talaga, maraming mga, para hindi tayo makatuloy sa ating pag-aaral. Sa ating pagbabible sharing, daming mga ano, para hindi tayo matuloy, pero tuloy pinaparin talaga natin. Kasi ang Diyos ang may sabi na bulay-bulayin natin araw at gabi ang salita ni God.